Hi, Sebs. So, ngayon, ako lang makakasama nyo dahil gusto ko kayong makasama. Okay, ngayon ay January 15 at mataas ang araw. Ayan, ngayon ay January 15. At ano meron kapag 15? Siyempre, day namin yan ni Han. So, ngayon magde-date kami and papunta na ako doon. Okay? Bye-bye. Hi, Han! So ayun, every 15 talaga, nagde-date kami, no? Mapa fishbowl man yan, mapa coffee lang, or ganito. Pero we will make sure na yung 15, magde-date talaga kami. Siguro yung ibang couples, ano, di sila masyadong ano sa monastery. Pero kami, sa-celebrate namin kasi ito yung time na inaalala namin kung gano'n kami ka-bless na na-meet naman yung isa't isa. At saka hindi lang yun, tuwing 15 may ginagawa tayo, di ba? Ano ginagawa natin tuwing 15? Pinag-usapan yung mga highlights, tapos ano yung mga things na kailangan pang-improve. Ayun, nag-a-assessment kami individually, tsaka sa relationship namin. Ano pa yung dapat pa namin i-improve? Ano yung mga reasons ko ba't ako nagalit sa kanya? Ano yung reasons ko ba't siya nagalit sa akin? So, pinag-usapan naman yung tuwing date namin. So, ayun. At di lang yun, pati yung mga future plans, pinag-usapan namin tuwing date namin. So, ayun. Tapos na yung eat all you can dito. Lilipat na kami sa Starbucks. Sa Vikings naman. Kasi medyo di ako na-trepan yung pagkakaroon. Hindi, joke lang. Sobrang sarap. Kaya nga busog na busog. Ang dami tempura. Kung nakain. Siguro mga 5 kilo. So ayun, lilipat kami ng Starbucks. Mag-coffee lang kami. Dahil doon naman itutuloy yung pag-usap na. Okay? Hey Sib! So yun nga, kanina napahapiwan na namin kayo kung ano yung ginagawa namin every 15. And that is to make sure that we'll have our date. Hindi lang para kumain, pero para mag-usap talaga. Well, lagi naman pinag-uusap, pero iba pa rin yung may moment na ganito. Yun nga, so every date time, may time na ako lang yung magsasalita at siya naman yung makinig sa akin. And then vice versa. Tapos, we'll share and talk about our highlights sa month na yun. Then, sasabihin din namin kung ano yung mga napansin namin sa isa't isa na na-improve na namin. Then, we will celebrate about it. After nun, ano naman yung mga doubt pa namin i-improve individually and sa relationship namin. Pinag-uusapan naman yung mga issues, yung mga tampuhan, ganon. And then, lastly, lahat na napag-usapan namin, we'll pray for it. Yung day term na to is very helpful sa relationship namin dahil nag-grow kami together and mas nagkakaintindihan kami. Sabi nga ng mga mentors namin, isa sa mga importante sa isang relasyon ay ang communication. Don't assume your partner knows about everything you expect in a relationship. A relationship should be based on communication, not on assumption. After our date and after kumain ng madami, so nandito naman kami para magpapawi. So nandito kami ngayon sa Jekas Sports Alley. Yan. Lala kayo, ito si PL. Ayan. I'm JM. JM. At saka pinakamagaling na coordinator, yes, si EJ. Okay, so may gagawin tayong challenge for tonight. G ba kayo? Yeah. G. Okay. Yan. Para malaman natin kung sino magkakampi. Wala. Wow. Wait, nagsasayos ako kayo eh. Hindi ako. O, ganito. Pikit lahat. Ang mandaya, hindi magkaka-girlfriend yung iba sa iyo, ha? Pikit. Okay, ready. 1, 2, 3, go! Okay. Nandaga niya. Okay. Team politicians. Kagawad. Yes. Ayan, team politicians. Pulileños. Ayan. Hindi na po ang laban. As of now, second set, 16. And 14. Okay, and now we have the winners! And
So ito na nga po, nandito kami sa favorite naming kainan after ng badminton sa Leoming. Welcome to Leoming! So tapos na nga kaming kumain, pero bago matapos ang gamin to, tatanungin natin sila. Anong favorite song mo ng The Ones? Okay, nag-iisip po sila. Ganyan. Ako, may alam ko. Favorite ko talaga. O sige, wait. O sino muna? O si JM muna. Ito nga pala kung gusto niya ng hotel na maganda. Yes. Saan yung hotel mo? Ito, ang Shangri-La Makati. Sa Shang... Sa Shang... Excuse me, eh. Okay. So siya, ano yun? Shangri-La Makati. Yes, so sabihin niyo lang yung pangalan niya. Yes po. Yun lang, sabihin niyo lang. Okay, ano ang favorite song mo ng The One? Sa akin, dalawa. Isa lang. Ang hirap kasi dun. O sige, ano? Sobrang hirap. Hatid, hatid. Bakit? Hatid. Sabi ko bakit, hindi sample. Yung chorus, sample ng chorus. Kung taga ko ba ito niya. O, bakit hatid? Tsaka itutulog ka lang. Siyempre yung hatid, parang grabe kahit nasaktan ka, kailangan mo pa rin maghatid dun sa mga lawa. Nasaktan ka na ba? Sino nalakit sa'yo? Shut up. O, next hatid din? Itutulog ka lang. Bakit? Siyempre, parang feel na feel ko din yung kanta nun. Hindi ko alam kung kanino nakadedicate yung kanta, pero parang ano. Tinamaan ako. Awww. Tsaka ang laki ng eyebags kasi yung kaibigan ko. Kailangan niya matulog. O, dahil dyan, and ikaw next, ano favorite song mo ng The Ones? Pakita mo naman yung eyebags ko. Alam mo sa vlog na to, wala na ko narinig na maganda about sa akin. Meron, magaling kang coordinator. Tsaka single po sa mga gusto po ng boyfriend. Ito po, si EJ. Follow niyo po siya. Ito yung social media accounts niya. O, game na. O, ano yung hindi tayo pwede. Okay. Mukhang naintindihan ko. Saka... Bakit? O, bakit hindi tayo pwede? Kasi may mga bagay na hindi talaga pwede. Parang tinamaan ako doon na kahit ano yung gawin mo, may mga bagay na hindi talaga pwede. Lalo na kung gusto mo lang, pero hindi gusto ni God. Then, yung isa is yung hatid. So, yun lang. Sobrang impact din sa akin yung kantang hatid na yun. Tapos yung ano, itutulog na lang. Eh, lahat na lang sinabi mo, ano? Nakakainis. So, yun yung top 2. Yung hatid, tsaka hindi tayo pwede. Okay. Hindi tayo kanino pwede. Kanino mo din na-dedicate yung hindi tayo pwede? Kuya! Ikaw! Na, ikaw naman, Dr. Jane, anong favorite song mo ang dalawa? Hindi ko lang siya alam eh. Dalawa din! Ano? Ang babae sa MRD. Bye, ang binigini! Pabahin sa TikTok! Sorry, binibini! Ayun, bakit? Sorry, di millennial eh. Bakit binibini? Ang ganda nung ano niya, nung B. At saka di tayo pwede din. Dahil? Kasi, yung parang na-realize ko sa di tayo pwede, kapag talaga pag tao lang ang nag-decide, pwede hindi talaga sila pwede. Pero, pag kay Lord, kung inilaan niya talaga, pwede yun. Kaya naman dinededicate yung hindi tayo pwede? Kay Becky of EXO, my love. Aww. Tutut na lang. Okay, tutut. Okay, tutut yun! Tutut! Tutut! Okay, ikaw naman, PL. Pinang masipag na estudyante ng BSU. Yes, bro! Wow. Sa sobrang sipag! 7 taon na! Okay, ano naman favorite song mo ng The Ones? Lahat naman din kasi favorite ko. Pero meron talaga ako isa sa pinaka nagustuhan. Tutulong ko na. Hindi, yung lumalapit. Kasi yun yung time na narinig ko na lumalapit. Sa'yo! Pero yun yung parang ang feeling ko sa sarili ko na ako yung lumalapit kay God. Na kumbaga kung mahal niya ako pero mas gusto ko pa siyang mahalin. Mas pinipilit ko yung sarili ko sa kanya kahit alam ko na gustong-gusto pa niya ako pero yung pagmamahal ko sa kanya dapat kumbaga yun yung nararamdaman mo na gusto ko pang i-embrace na
i-embrace lahat ng pag-ibig niya. Mm. Kahit na alam natin na madami pa siyang isusukli sa atin, pero alam ko na mas dapat ihigit pa natin kung ano yung isusukli natin sa kanya. Lumalapit, lumalapit sa'yo. Anong favorite song mo ng dahawan? Magkasama. Oo. Hana ko akin yun. Inisahan niya kita. Kasi maganda siya pagkasal, kaya yun. Tsaka Atin ang Mundo. Kasi? Yun, kasi sa Atin ang Munduhan. Sumayaw ka sabay, masaya na tutungan itaas ang kamay at sabay magtatalunan. Thank you sa pagsama sa amin today, and thank you for watching hanggang dulo. Yes. Until next time, okay? Bye! If you like this video, please click like, share, comment!